In this lesson, we're gonna talk about the purpose of police records. So the first one is the determination of the nature and extent. Diba? To distribute police force in solving police problems. And the second one is determining the size and distribution of force. First one, ano bang gustong ituro sa atin yan? Gaano na ba kalala ang kaso na na-handle ng kada section natin? So, this could show then yung performance as well as yung mga rates, diba, within our jurisdiction. So, kung gaano kataas ang rate natin sa rape cases, theft, robbery, homicide cases, and so on and so forth, diba, etc., etc., kung tawagin natin. So, with this, may kita kasi sa police records, sa black and whites natin, kung saan dapat mag-focus, diba, for efficiency needs. Yan, yan ang isa sa mga purpose ng police records natin. The second one is determination of size and distribution of force. So dito, tandaan mo lang quantitative and qualitative. Quantitative, gano'ng kadami ang kailangan natin. Qualitative, gano'ng kalala ang problema para malagyan natin ang mga quality people to solve the problem. So dito, malalaman naman natin dito yung numerical strength versus striking power. Sinabi natin numerical strength, ito yung dami ng tao na kailangan natin gamitin or utilize. Yung striking power naman, kung gaano ka-expert yung mga ipinapadala natin. So, quantity versus quality. Okay? So, both naman is effective in solving problems, pero nakaka-determine din dito dyan yung police records natin. Okay? Next, malalaman din natin yung functional distribution, kung ano ba dapat ang pag-focusan natin, geographical distribution, yung mappings natin to understand kung saan ba ang may mga high rates to put sa more visibility, diba? To oppress, diba? At least mabawasan yung mga crime natin with those areas. Then, dito pwede rin natin ipasok yung administrative prediction. Kung ano nga ba yung pwede nating idagdag, diba, to solve some problems, other utilization to request galing sa taas para magawan ka agad ng paraan. So, ito yung mga isa sa mga purposes ng police records natin. So, next slide tayo. Ang pag-usapan naman natin is all about the importance of police records. So, sa police records, na-discuss na natin records ang hinahawakan natin. Records is equals to documents. Ang pinaka-importante sa document is yung content. So, pagka-importante ang content, the importance of police record is communication purposes. So, yan ang isa sa mga pinaka-kailangan o kaya pinaka-importance ni police records. So, dito, ginagamit siya communication by department, among members, by request to other units, diba? Utilization ng mga gamit natin. Yan, yan ang mga, isa sa mga importance ni police records. But to accomplish police task and goals. Yan naman talaga ang pinaka-importante na nakalagay, diba? Kaya may after activity reports tayo, accomplishment reports. Yan, isa yan. So, dahil reports din yan, it's also a police records. Tama. Next one is yung metrics natin for efficiency of routine duties. Dito naman kasi sa police records natin, katulad ng una pa lang natin na-discuss, ang police records could determine kung gaano ba ka-effective ang ating PCP or ang ating police community precincts in handling such cases. So, parang statistical din siya. We could do ba inferences, di ba? Siyempre magkakaroon tayo ng recommendations, di ba? Never-ending process naman to, ang battling of crime, kasi nga it's a social phenomenon. Pero at least dito may kita natin kung saan ba dapat tayo mag-focus, aling departments ang may backlogs, ba, aling departments ang kailangan natin i-improve, ba, yung sabihin natin yung background nila in handling, baka nagkakaroon sila ng troubles. Yan, dito natin may kita yan, isa yan sa mga importance ni police records. Next one, types of police records tayo. So, types of police records natin is nakadivide siya into 5. So, it's the case record, arrest and booking records,
the identification records and the administration records, and the last one is the miscellaneous records. Ang una natin dito na pag-usapan is yung case record. So, ang case record, kung makikita natin, dalawa siya, it's all about the complaint assignment sheet and the investigation report. Ang complaint assignment sheet, dito nakalagay lahat ng information, reports, galing sa citizens. Kadalasan ito yung mga nasa blotter natin. So, ito yung mga nakikita natin sa complaint assignment sheets. Ito yung mga pang-initials natin. Kasi diba, tulad nga na nasabi natin, manlalaman lang natin na that a crime has been committed if it is perceptive by the law, by the power of complaint or information. So, ito yung pinaka-first step, o yung pinaka-initial na nakikita natin. So, pasok na siya sa case records, yung complaint assignment sheets. Next one is the investigation report. Ang investigation report naman natin is discussing yung mga affidavits, yung mga sinumpang salaysay. So, it's quite complete. Kumbaga tawagin natin, o kaya sabihin natin mas premature tawagin natin kasi mas may sagutan na nangyari, may inferences na nagawa si investigator. Inferences by mean na nakakagawa na siya ng larger picture sa analyze ng lahat ng evidences and statements ng both sides. So ito yung ating investigation report. So kadalasan sa investigation report, pwede rin natin ilagay dyan yung from complainants and witness side kasi kung reluctant yung ating nilareklamo. So, nilalagay siya dyan for, sabihin na natin, for subpoenas. Pwede din yan. Next step for subpoena, pwede rin siyang next step for warrant of arrest or search warrant. That's one of the police records na pasok natin. So, that's the case records. Second one is the arrest and booking records. So, sa arrest and booking records, ito naman siya. Yung booking is all about the jail booking reports. Baka ibang booking ang nasa isip inyo. So, sa arrest and booking reports naman, yung mga ipinapasok sa jails natin. Diba? Siyempre, in every PCP, meron pa rin tayong mga lock-up jails. Diba? So, dito nakalagay, at syempre nilalagay din kung ano yung identification ng papasok doon sa cell din natin. Okay? So, nakalagay dito kung sino yung inaresto and magkakaroon din siya ng sariling arrest number. Okay? Yan yung ating arrest and booking records. Next one naman ang pag-usapan natin is all about the identification records. Ngayon, from the word itself, identification, ang nakalagay sa ating identification ay isang major division ng police records containing the fingerprint ng ating hinuli, kaya na both sides, diba? It's also quite a subscription, diba? Subscribe din yan, for their identification purposes, diba? For identification system din natin. So, ito naman, kailangan kasi natin magkaroon ng positive identification and it is a supplementary record for the physical characteristics ng ating arrestee. Okay? Ano pa ba mga importante dito sa identification records? Yung ating photograph. So, kailangan mapipicturean din siya. So, for us to have the identification, yung facial features, may kita rin natin yan. So, dito rin nakalagay kung saan yung may mga nunan, may tattoo. Diba? Lahat ng makakapag-identify doon sa ating person nakalagay dito sa identification records. Next one is the administrative records. Ang administrative records naman natin is the internal reports, department's personnel, and assignments. Nakalagay din dito yung mga promotion, disciplinary actions, it's all about the memorandas. Okay, ito yung nasa administrative records natin. And last one is the miscellaneous records. Sa miscellaneous records naman natin, ang gustong ipakita dito, o kaya ituro sa atin miscellaneous or other reports, diba? Pinasusyal lang. But this is called the other reports. Itong mga nakalagay sa miscellaneous reports natin, mga report na hindi related or naka-record under complaints and investigation, ba? Lahat na hindi nabanggit is all under the miscellaneous records.
yun na lang dapat ninyong isipin. Okay? So, to summarize, the importance and purpose of police records talaga comes from the contents itself. Yung content yung pinaka kailangan dito to preserve for retrieval purposes. Pa yung creation, importante din yan. As well as na ipinakita ko na rin sa inyo dito yung mga major types ng police records natin. So, medyo paulit-ulit lang siya. And in real life, napakadaming papeles ang inaasikaso ng pagiging isang police officers. So, I do hope marami ka natutunan on this online lecture series. And have a good one.